So good day, everyone. We are now in our lesson number 2, the stages of development and its development task. So I guess you are wondering that in every stages, there are development tasks that they must undergo or they can do. So sana ay you could learn from this video and you are ready for the quiz. Okay, next. Ayan. For every development stage, there is an expected developmental task. And what happens when the expected developmental tasks are not achieved at the corresponding developmental stage? And how can the children achieve these developmental tasks? So in this session, so we will learn those things. So of course, thank you for the presentations of my former students for this topic. So let's start with the prenatal. So it involves tremendous growth from a single cell to an organism complete with brain and behavioral capabilities. So bata pa lang, so we are having the behavioral capabilities. So of course, there are 3 phases of prenatal development that we must remember. So number 1 is germinal stage. It happens during first 2 weeks after conception and implantation in the formation of the placenta. So under na sa womb ng ating mga nanay. And next stage is embryonic stage. So it happens during 2 weeks and 2 months. So 2 weeks and 2 months. So nangyayari is a deformation of vital organs and systems nung baby sa loob ng nung embryo sa loob ng nung isang nanay or sa loob ng womb. Next is, or the last is the fetal stage, the 2 months and of course until birth. So it the task or the development is the bodily growth continues and the movement capability begins with brain cell and multiple age of viability is now working. So next. So there are 3 stages or phases, the germinal, the embryonic, and the fetal stage. The fetal stage. Okay, next. Can you see in the screen? So I guess you can see because it's it. Okay naman yung pagkagawa nung presentation. Parang it's loading. But anyway, so dapat tandaan natin yun. Itong mga bagay nito since it's the foundation of human growth and development. Ano po? So again, so we are now in infancy. Ayan. So, paano ba yung tinatawag na infancy at anong age yung nasasakop when we call it an infancy during the stage of development? So, infancy happens when ayan, the child is inilabas na siya or pinanganak na, birth until 2 years of age. So, 1-year-old, ang nangyayari is it changes from plump baby to learner, more muscular toddler. Yung na-develop yung mga muscle nung bata. And he begins to walk and talk like mama, papa, or ate, kuya. So we could teach them for that age. And yun, from there, from pagagapang, then natuto na siya mga lambat or kung mga lambat yung utay-utay na siya gumagamit ng hands niya tapos with the help of the wall. So naano mo siya, nakakalakad siya pa utay-utay, nakaka-step siya, step by step he can walk, ano? Then he can walk alone. Ano po, slowly and slowly then
yung kaya na niya na medyo mabilis hanggang sa matuto na siyang tumakbo. And ability for passive language, so better understanding of what's being said. They can now able to understand what we are talking, like, madidik ka na ba? Or papa, ano? So, mom. So those are the first words that they are understand. Of course, the tentative sense of independence, like yung kapag binigyan mo sila ng dede, since supplementary yung gatas ng na nabibili natin sa tindahan, so dapat din natin iaasa sa kanya yung sa gatas na nabibili natin yung sustansya or yung nutrients na na kailangan ng bata, ano po yung vitamins na kailangan ng bata. Dapat ay kung maaari, hangga't maaari ay sa nanay pa rin yun manggaling. But then some of the instances kasi ay yung nanay is super busy, then dapat may supplementary food or supplementary na dede. Ano po? So yun. Natutuno siyang humawak ng pagbigay mo ng dede, diretso agad siya sa bibig ng baby. And they are determined as explorer kasi pautay-utay na nilang gustong itry ng itry yung mga pautiunting mga task. Ano po? So you could notice that if you have your pamangkin or baby na mapag-oobserbahan. Much better if you are observing the same year yung tinutukoy natin sa topic na ito para mas maunawaan natin if the developmental task is true. Ano po? Okay, next. So, of course, the infant is until birth to 2 years. So, infant. Ano po? So, during 2 years old, they begin to communicate verbally. They could talk or remember the names of the people surround them. Like Ate Merly, Kuya Alvin, Ate Kate, Ate Kayla. And so, they could remember the names of the people surrounds them. And they can usually speak in 3 to 4 word sentences. Like no papa, ano? No water. Ano? So parang Santa Elena lang, no water, Charles. Ano? So they can usually speak in 3 to 4 word sentences. So famous for negative behavior is the no to everything. And the temper tantrums. Yun lagi no, di ba? So yun yung pangit na kakitaan sa kanila. Anong di dapat maging matuto yung bata ng purong no lang lagi yung sinasabi. Ano? Instead ay yes or go. Yes. So will play side by side other children but does not actively play with them. Ano? So they could also imitate other children or they could imitate yung ginagawa ng nanay. Ano? Kaya, kumbaga, yung pati yung tatay, yung nagkikiss dun sa nanay, so makiss din yung baby, pwede mo siyang pagayahin. Ano po? So makaka nag-i-imitate na sila ng mga actions nung adult in this 2 years old. So next. Ayan. So most commonly, yan na yung kanyang can you see in the screen? 3 months. Nag-umpisa na siyang dumapa. Then, 5 months, gumagapang na siya. 7 months, natuto siyang umupo. Then, 8 months, ayan, pautay-utay ng gumagapang na umuupo, tapos gumagapang. Then, crawling, yes. Then, yung 9 months is mga ngalambat na or using the wall, ano? Using the wall, then step by step. Until 10 months, then 11 months kasi but there are baby na ano na they could walk during 10 months. Ano? May mga ganun. Especially if medyo magaan yung katawan ng bata. And there are babies or infants then na after 1 year old pa siya nakakalakad because of the heavy or medyo mabigat yung katawan. Hindi niya kayang dalahin yung kanyang katawan. And also, during this year, ayan, yan, ang cute ng ngiti ng baby. Totoo-totoo yung ngiti nila, di ba? So,
unlike pag matanda na, medyo iba na yung mga ngiti, marunong na magtago nung natutong nararamdaman. But the baby are, yan, you can really see what they really feel. So of course, let's talk about the early childhood. Ano yung gonna say? Early childhood, this is 3 to 5 years old age. Yes, ano? So ito na yung nag-preschool na sila. Ano? So I don't know if uso na yung preschool during nung kaya mag-aral. Ano? Pero yung iba is talaga, kasi K to 12 students na most commonly kayo. Yung marami sa inyo. Oo, kayo. Ayan, so kayo ay K to 12 graduate na. So malamang lamang ay nag-kinder kayo. So nagdaan kayo in this stage because during my time, daycare, ano, daycare, yung una, yung ano namin, enrollan during this year na 5 years old ako. And yan. So let's talk about 3 years of age. And ano ba yung nagagawa na or dapat na nagagawa na isang 3 years old? So they want to be just like parents or ginagaya nila or they imitating the parents' actions. And then the vocabulary and pronunciation, that is why those children na nanunuwat, always watching YouTube and always watching English nursery rhymes could also talk in English. Ano? And with proper pronunciation. Yeah. They climb stairs with alternating feet. Ano? Do akit ng akit, akit ng akit, di ba? So climbing and climbing and climbing and climbing. Yun. Kasi they are also using their feet and the arms to climb. And they can briefly stand on one foot. Ano? So kaya na naglalaro na rin sila ng yung in term in Bicol is paiktin-iktin or stepping using one foot, they are ano doing jumping using one foot. And during 4 years of age, ano, so they could now use sentence are more complex and speak well enough for strangers to understand. Ano, they could now rationalize also in short explanation. Then they could imagination is vivid, and they could share their imagination. They could talk with ate or kuya tungkol sa kanyang iniisip. Ano? And then the line between what is real and imaginary is often indistinct. Ano? Madali silang mauto pa, even though they could understand. Madali silang mauto since they are still a baby, 3 to 5 years of age, still a yes, early childhood. They are also a baby pa rin. Ayan. So develop fears. And kaya nga, pangit din. Ito yung pangit na ano na result or pinagmumulan pala. Pinagmumulan ng mga fears. Kasi halimbawa, tinakot ko sila sa dilim, may mumu. So it is always or they will remember that there is a momo ano out there in the dark, but then wala naman talagang ganoon, di ba? And the fear of death, tinatakot natin sila, but then ang pangit nun is pagdating nila dun sa right age na dapat ay they are motivated to do something, they are having fear to do it kasi mula bata pa lang is yun, nilagyan na natin sila ng barrier or tinuruan natin sila nung fear na dapat sana ay we are going to say yes, ano, and we will just scaffold them ano, gagabayan lang natin sila para para gawin nila yung task na dapat na gawin, di ba? And then during 5 years of age, they can hop on one foot and skip. And they can accurately copy figures, ano, like the triangle, square, ano, so yung different shapes and different sides can copy the figures. And they may begin to read the letter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. The letters could now recognize, and even the words na 3 to 5 words, kaya nila yun. So, halimbawa ay yung 2,
Ano off? Ayan. From. Wow, ano, so nare-recognize na nila 'yon. Basta mas maganda if the proper support of the parents was there, kasi during 5 years of age most of the time ay kasama is yung parents, kung may parents. Pag may yaya, sana may tutor din para yung foundation of education is matatag, kasi when you say 3 to 5 years of age, that is the foundation of education. Kaya nga yung ibang mga parents, they are more a fond of enrolling their child in private school, kasi in private school talagang medyo iba yung training na binibigay nung school during this year. But then, so as pagdating nila ng kindergarten, maganda yung ano, hindi na sila yung turuan masyado, kasi sometimes kapag nagkasabay-sabay sa dami ng mga bata, ano, so pero hindi naman natin nila lahat na ganun, ano. There are 25 na yes, 25. But then I guess parang ganun na lang talaga yung ano, yung dami, kasi hinahati na ng mga kindergarten teachers yung population ng bata. And ngayon ng pandemic, mas naging challenging ano yung pagtuturo sa mga bata, kasi at this age yung medyo kailangan talaga nilang gabay, tapos yun, nagkaroon pa ng pandemic. So yun, medyo challenging talaga na masyado. And they may begin to read and then socialize with other children in their age. That is why child development center, ano yun yung tawag sa daycare ngayon. Whereas yung social aspect ng bata is dine-develop dun sa ganung learning system and ganung learning na curriculum, ganung curriculum sa daycare, ano po, through the SWD, which is very important, kasi that is another aspect na mas pagdating ng panahon, ano, sana yung bata makisalamuha if during this year ay marunong sila makisalamuha, ano po. Ayan, so they could have a best friend, or they are treating other classmate as their friend. Yes, and they could recognize letters. Okay, next. So middle and late childhood, it is 6 to 12 years of age. It is during elementary grades. Ano po? So both large and muscles will develop. Kaya nga during this time ay during this year ay pwede natin silang isabak sa mga athletics, ano. So may mga elementary student na pwedeng panlaban sa volleyball, ano, badminton, basketball, yes, ano. So that's another training ground for them, and yung assist natin sila for the skills that they are having and for the interest na gustong-gusto talaga nilang nung bata, ano, and develop complex motor skills, and from independent activities to same-sex group activities like basketball, volleyball with girls, swimming, ano. And acceptance by peers is very important. Ano, kaya nga sila during this year, 6 to 12 years of age, yung nagsusulat pa ng mga kabati ko. Ano, I still remember my second grade, ano. So I was wrote on a paper nung mga kabati ko, kasi during this year, 6 to 12 years of age, I don't know kung na-experience siya yun. During this year, 6 to 12 years of age, ay talagang it's very important sa atin na we are belong to the group and we are belong to the circle of friends that they are having. And gusto natin mapabilang tayo sa ganung pakikipagkaibigan. And the parents' approval is still important. Ano? Yes, totoo po. Kasi ayan, bata pa sila, so dapat hindi natin sila basta papayagan kung saan-saan pumunta. And they are prone pa sa mga
sakuna or what do you call that, accident, ano, kasi mga bata pa sila. So that is during 6 to 12 years of age. So they are having friends. Ayan. How about 13 to 18 years old? Ano ba yung nangyayari kapag 13 to 18 years old? Ano yung, what are the tasks, what are the developmental tasks that they could do, and what are the things that they could also do? Ayan. So at 13 to 18 years of age, sabi nila is the crucial, ano crucial or the traumatic life stage for child and parent, because this is the transition of being a child to being an adult. Ano po? Then the puberty occurs, whereas the changes sa kanilang physical appearances ay nangyayari. Ano po? Especially sa mga girls, medyo na-irritate sila once there is a menstrual cycle na dumarating kasi naka-irita talaga siya. Ano, so extremely concerned with appearance, yung mga dating medyo chubby-chubby ay nagda-diet na, ano? And yung mga bata na tawag ito medyo pat-pat ay nag-gym na para ma-achieve nila yung gusto nilang ano, gusto nilang appearance. Yes, ano, that's really happening. And they're trying to establish self-identity, ano? So gusto nila ito yung siya, ito siya. And it, gusto niya ito yung makilala siya nung ibang tao. Yes. And the confrontations with authority. Ano? So they are rationalizing, they are reasoning out for whatever na sinasabi sa kanila. And this stage also is yung egocentrism ang nangyayari. They are egocentric. And the, yung feeling nila ay sila na yung laging tama, feeling nila. Hindi sila magkakamali ano during this year. Kaya nga ito yung traumatic talaga. Kaya dapat yung gabay ng magulang is always nandito. Bagaman sometimes pinapayagan ng magulang na maki-stay sa kaibigan pero wag lagi, and hindi siya advisable to let our children or our 13 to 18 years of age, yung adolescents nating mga anak na payaga na kung saan-saan pupunta, and kung sino-sino yung kasama. We should also know their the circle of friends that they will be accompanied with. Ano kasi nakakatakot yung gantong age. Ano po? Kasi ito na yung maaari na silang mabuntis kung sila ay babae, or kung batang lalaki pwede silang makabuntis kasi 13 to 18 years old na sila. Ano po? Ayan. So, crucial. Crucial talaga siya. Yung age na 13 to 18 years of age. I don't know if during this year, nandito kayo, di ba? Lampas na most of you kasi you are graduate na senior high. So, 13, 17 to 18 kasi yung most common year ng mga sa senior high. So, yung iba sa inyo, may 18 pa. So, I guess yung paghihigpit ng magulang is nandyan. So dapat talaga as medyo may higpit yung magulang. And as an educator, dapat matuto tayong sumunod sa ating mga magulang. Huwag tayong yung matigas yung ulo, tayo pa yung ano, yung nakikipag argue sa parents. Dapat marunong tayong sumunod, no? Kasi pagdating ng panahon ay para sa atin din naman talaga yung ibinibili nila sa atin. Ano, kasi para sa atin yung kanilang mga tagubilin, kumbaga. Ano po? And much better if we are focusing on our studies and on developing or reaching our goal during this year. Unlike na magpara kung saan-saan, dapat focus tayo dun sa gusto nating chosen field. Like, you are going to take an education. So, dapat be it. Ano? And dapat magaganda yung grades natin. Ano po? And I guess, you are all good in doing those things. Ayan. Ayan, yung minsan, yeah, much better if matuto tayong makinig dun sa ating parents according to the picture. And itong isa, medyo masama yung loob niya. Siguro hindi siya pinayagan. Ano? And I guess, ilan sa inyo ay ganito yung naramdaman, which is normal siya, pero dapat ay marunong tayong sumunod sa magulang. And we must know how to understand what they are telling us. Kasi
para sa atin din guys, yung kanilang mga sinasabi, ano, hindi yun para sa kanila kasi they are getting older. Paano pag wala na sila sa mundo? Ano, iiyak-iyak ka kasi, namimiss mo sila. Ano? So, ngayon pa lang, dapat we are going to show the love that they are demand asking eh. Ano? So they are that they deserve. Yes, that is the right term, that they deserve. Ano guys? So I guess naunawaan naman natin yung sinasabi ko. Ayan. And during early adulthood, we still have three stages to learn with. 19 to 29 years old. So it is a physical development complete. So whereas ito yung age na nag-work na nga tayo nito, 19 to 29. So emotionally, maturation continues to develop. Ano po? So we understand the situation, the any occurrence or any happening na nangyayari sa buhay natin and sa family natin ay nauunawaan na natin siya. And what do you call that? So usually learn accept responsibility for actions and accept criticism. So kung halimbawa ikaw yung mayroong pinag-aralan, nakagraduate ka ng 22 years of age, din nag-apply ka na as a teacher, then ikaw na yung nag-take ng actions or nag-take ng responsibility, nag-accept ng responsibility that you are going to support your parents. And that is really good and that must be the proper mindset. So we must help our parents after they have helped us for anything that they have done to us. Ano po? So usually knows how to profit from errors. Yan, yun natutunan tayong sa mga pagkakamali na nangyari sa atin. Oh, may nag-chat. Pagkakamali daw sa pagpili sa jowa. Oo, kasama yun. Yes, kasama siya. That is part of learning. So, because of our excess, ano, so natututon tayong mag-move forward for a particular reason. And we have learned more things coming from them. We must accept the fact. And socially progress from age related peer group to people with similar interest. Yes. So those people na mahilig mag-travel kasi 19 to 29 years of age na siya. So may trabaho na 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. So may ipon na siya for 7 years. So, yun. So they could be with the people with similar interest. They could share something or they could go wherever they want to. Kaya dapat mag-iipon. Ayan. They are working together. Middle adulthood. Yes. So it is, they are having physical changes begin to occur. Medyo 29, 30. So yung adult na talaga yung ating ano, yung katawan. Middle adulthood. Hair begins to thin and the gray. Of course, nagkukulay ano siya yung mga uba natin. But then there are teenager na ano na nag-uuba na ano. And wrinkles appear. So para maiwasan yung mga wrinkles natin, so we must always smile, ano? Wear our great smile kasi it infects other people and it has a great impact to them. Our simple smile has a great impact to others' people's life. And hearing and vision decrease and muscles lose tone. Ano? Medyo, ano na, yung mga kalamnan. Ano? And hindi na masyadong, since after 29 years of age, talagang fully developed yung katawan mo and this time ay unti-unti ding pahina yung ating katawan. Then our main concern na dito during this year is our children, our health, the aging, ano kaya nga yung mga nasa gantong edad nag-anti-aging, kung ano-ano mga hinahaplas-haplas sa mukha to prevent themselves from aging. And that is good. Ano? So proper caring pa rin or skincare dun sa ating sarili. And that is really good.
ay paano kami sa para daw yung mga bata pa ano daw skincare. So you could just ano use warm water bago matulog to avoid pimples kasi ako di ako pimples masyado talaga. Oo, wala talaga siya. So siguro dun sa blood type din or dun sa, oo, sa dugo. Yes. So job security. Yes. In this age talaga, so dapat we are assuring that our job or yung security of tenure ng isang empleyado ay nakikita. Kasi we are tawag ito, we are dreaming of a good life for our family. And dun sa magiging family natin, our own family. Then fear of aging, ano yun nga sinasabi ko kanina. Then love and acceptance still take a major role. Yes, kaya nga during this time medyo ano, yung iba especially pag babae kasi medyo mahina yung emotion ng babae. Hindi ko naman sa inaano ha. So medyo mahina yung emotion, nababaliw, ganyan. Ano, yung mga lalaki naman hindi makapagsabi nung nararamdaman nila kapag nagkaka-heartaches, ano, ayan. So binubuyo yung sarili sa alak which is not good, ano, kasi it ruins your atay, your liver, lover, baby. Ayan. Sana all. Sana all. The 61 years of age and above, fastest bracket growing society. You know, senior citizen, ando na tayo sa organization, a senior citizen organization. Whereas some of the 60 years of age has or are receiving 500 monthly, 1.5 quarterly, and in other ano, in other municipality, medyo iba yung treatment nila, medyo malaki yata yung binibigay once na nasa senior citizen age na yung mga tao. Then the physical deterioration is happening, yung malutong na yung buto, kaya medyo ingat-ingat na, poor coordination of the body, ano. Then some memory problems, medyo nakakalimutan na sino ka na nga ulit. Ano, paborito kong apo si Gina, Karen po, Karen. Ano, 'di ba? So, coping with retirement in forms of entertainment, 'di ba? So, 'yan na yung pinaghirapan natin during early adulthood and middle adulthood, yung security of tenure. Stressful. Ngayon ay mapapakinabangan mo na siya monthly, ano, if living. That is why you really need to stay living and you really need to stay alive, ano, para mapakinabangan mo yung pinaghirapan mo nung ikaw ay nasa early child adulthood and middle adulthood, yung pinag-ipunan mo sa mga insurances na hinulugan mo, ay mapakinabangan mo, di ba? So very concerned with the health and finances. Totoo yan. Laging mapa-check up. Ano, kaya mas maganda if we are during this age ay inaalagaan natin yung ating kalusugan para pagdating natin ng 61 years of age ay hindi tayo balikan ng mga maling practice natin sa ating sarili. The significant number become depressed and suicide rate is high. Oo, nangyayari yan in other country. Kasi in laging iniisip nila yung nasa ganitong age naman na sila, so pwede na siguro na mawala na sila sa mundo. But then, hindi pa pwede. Ano, mas maganda if i-treasure pa nila yung kanilang buhay, ano, during late adulthood. And this year also, yung palakwento sila ng mga nakaraan, ano, mga tawag ito, mga past experiences nila, sinishare nila, and tayo namang nasa gantong gulang, dapat inuunawa natin yung kanilang kalagayan in their actions and stories. Dapat matuto tayo dun sa mga kwento nila. Ano, wag natin, ano ba yan, ulit-ulit si Lola, ulit-ulit si Lolo. Unawain natin or intindihin natin yung kwento nila kasi yan, darating din kayo sa ganong age, mind you. Ayan. So, late adulthood, sana all talaga. Charot. They're still living together and staying together.
on that arise at a certain period in our life, the successful achievements of which leads to happiness and success with latter task, while failure leads to unhappiness, social disapproval, and difficulty with latter task. And what is an outstanding trait or behavioral of each stage for you? And what are the tasks or expected of each developmental stage? And thus, the developmental task in higher level require accomplishment of the lower level task. No? So I guess, ito yung dapat na maiwan sa ating isipan. If you, did you reach the task, or did you, can you do those tasks related to the age where you belong? Ano? So dapat yun yung ma-check natin sa ating sarili. So I've also discussed this. May hindi ba ako na-tackle dito? So middle adult childhood, learning appropriate sex role. Yes, oo, nangyayari yan. So, and learning to get along with same age natin. Mm-mm. Building a wholesome attitude toward oneself. Oh, pinag-aaralan natin yung tawag nito, yung paying mabuti, minsan paying bad towards oneself. And achieving personal independence since elementary na, yun, dapat marunong ka na talaga dyan mag, tawag nito, asikasuhin yung sarili mo. Mm-hmm. During 13 to 18 years of age, sa developmental task tayo, guys, preparing for marriage and family life, hindi ko nabanggit kanina, prepare for an economic career, kasi nag-aaral tayo, so just study, study and study for the career that we are dreaming of. Desiring and achieving socially responsible behavior and acquiring values and an ethical system to guide the behavior that we want to. Yan. During early adulthood, we select the mate. Ano? Select, then select, then select, then select. Ano? Pili lang ng pili. Pero wag mangulekta. Learning to live with a partner since right age na yan, ano, pagka-graduate nyo na 22, starting your own family, rearing your own children, managing a home, and starting an occupation, assuming civic responsibility. Ano? Ayan, middle adulthood, 30 to 60, their tasks are helping teenage to become happy and responsible adults, achieving adult social and civic responsibility, satisfactory career achievement. Ano? Kaya dapat ay achieve na natin yung career na gusto natin during 30 to 60. So some of the teachers kayo, you could graduate your doctorate degree. Ano? Kasi after mag-graduate ng college, so 22 na kayo noon, 22, 23, 24, 2 years. Sabi natin 25, tawad pa. 26, 27, 28, oh, graduate na kayo ng doctors, di ba? So, dire-diretso lang, guys, yung pag-aaral, ano? Kasi what can we share, ano, if we have nothing to share, di ba? And developing adult leisure time activities, relating to one's spouse as a person, and accepting psychological changes of middle age, and adjusting to aged parent, di ba? Ayan, so syempre, 61 years of age, adjusting to decreasing strength and health, ano, andyan na yung dumarating na yung mga sakit, ano, and adjusting to retirement and reduced income, yun yung ano din eh, ano, so if you are gaining 60,000 pesos, so medyo syempre, mababa na kasi pension na lemon, pero kung malaki yung ano mo, naipon mo nung kabataan, you have your insurances, no, may pension ka, ano, you have a million, di ba? So adjusting to death of spouse, kung naunang namaya pa, ano, establishing relations with one's own age group, since senior citizen, so nakikimingle tayo dun sa mga kaedad natin, and meeting social and civic obligations, di ba? Iba dyan,
during 60 years of age, 61 yun, naisipan mag-public servant, like kagawad, since marami na siyang experience to share, ano? Establishing satisfactory living quarters, di ba? Ayan, so I guess, and I really want you to understand these learnings na anchored dun sa age bracket ninyo. And madali naman siyang tandaan, guys, di ba? Kasi na-experience nyo yung ganung edad. Ano? And may experience nyo pa or mag-explore pa kayo dun sa mga mangyayari sa buhay ninyo. Ano? So I guess that's all for today. It's your Sir Tony. Ano? Sir Tony Official, Sir Tony Ricaron, your teacher for this lesson. Thank you so much for listening and I hope you learn a lot and sana ay atandaan yung mga sinabi ko, mga guides ano, for your growth and development and professional development as well. God bless us all and good morning.